Misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ko'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang na dakilang kapyastahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ng sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa. Pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila, at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya, umabot na sa sukdulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din, anupat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babilonya. Do'y inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babilonya ay masakop ng Persia. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupain nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro,
hari ng Persia noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persia. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya, ang sinuman sa inyo na kabilang sa kanyang bayan, ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pambang na mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwi nang ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Sa amin ay iniutos nang sa amin ay lumubig na aliwin namin sila ng matamis naming tinig tungkol sa Siyon yaong paksa niyong nais nilang awit. Paano namin naawitin ang awit ng Panginoon samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin kung ang bunga sa pagtugtog limutin ang Jerusalem. Na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin sa isip ko't alaala ikay ganap na limutin kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos na ay niligtas kayo sa pamagitan ng kanyang pananalig kay Kristo.
at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, tayo po ay nasa ika-apat na linggo na ng ating paghahanda para sa apat na pong araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Ang tanong, talaga po bang tayo'y naghahanda? Yung tanongin ang inyong sarili, tingnan nyo ang inyong sarili. Paano ka naghahanda ngayong panahong ito ng Kwaresma? Ikaw ba'y nagdadasal? Ikaw ba'y nag-aayuno? Di nakain ng karne pagka Biyernes? Ikaw ba'y nagkakawang gawa? Ano yung mga bagay na ginagawa mo ngayon, personal na personal sa iyo at sa Diyos? Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. At nawa, bawat sa atin ay merong sakripisyo ngayong panahong ito ng Kwaresma. Para pagdating o pagpasok ng Pasko ng pagkabuhay at inawit na ang papuri sa Diyos sa kaitaasan, alam mo, naghanda ka. Alam mo, ang kaluluwa mo'y prepared. Ating pagnilayan ang mga pagbasang ating napakinggan. Sabi ni San Pablo, napakasagana ang habag ng Diyos
at napakadakila ang pag-ibig na iniuukol niya. Ibig sabihin talagang saganang sagana ang awa ng Diyos at ang kanyang pag-ibig sa atin ay gayon na lamang. No? At tingnan natin sa mga pagbasa ang pagmamahal at ang awa ng Diyos. Sa unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Dito, makikita natin, ito yung kasaysayan ng bansang Israel, lalong higit ng Huda. Makikita ninyo, ito ang kasaysayan ng kasamaan ng mga Hudiyo. Binabanggit dito yung kanilang kasamaan. Kita ninyo, sobrang sama ng tao, pero ang Diyos, sa kabila ng kasamaan ng kanyang bayang pinili, ang Diyos ay patuloy-tuloy pa rin nagpapadala ng mga propeta para lang sila'y magbalik loob sa Diyos. Pero anong ginagawa ng mga tao, ng mga Hudiyo? Itinatakwil nila, pinapatay, pinahihirapan ang mga ipinadadala ng Diyos sa kanila. Sapagkat matigas ang kanilang ulo, ayaw nilang magbago, ayaw nilang magbalik loob. Kaya anong nangyari sa kanila? Dahil ayaw nilang pakinggan ang Diyos. Ayaw nilang tanggapin ang awa, ang pagmamahal ng Diyos. Nawasak ang kanilang templo. Sila'y nagkawatak-watak. Sila'y nabihag sa lahat ng uri ng labanan. Nasamsam ang lahat ng kanilang ari-arian. Sila'y naging isang bihag sa Babylonia. Sila'y ipinatapon doon. Pero ang Diyos ay, pagkalipas ng mahabang panahon, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang away, hindi nagbabago. Kaya, kahit yung isang hari, no, Haring Cyrus, ay ginamit ng Diyos. No? Kung ayaw pakinggan ng mga Hudiyo, ang ipinadadalang kapwa Hudiyo, kapwa kasamahan nilang mga propeta, ayaw pakinggan. Ang ginamit naman ng Diyos ay mula sa labas, hindi isang Hudiyo, isang hari. Anong ginawa? Sila'y pinalaya. Sila'y muling pinabalik at muling ipinatatayo ang templo ng Jerusalem. Ganyan ang Diyos. Hindi siya tumitigil sa tao hanggat hindi ka nagbabago. Ganyan ang Diyos, mapagmahal sa tao. Hindi ka tatantanan ng Diyos hanggat hindi ka nagbabalik loob sa Kanya. At gagawa siya ng napakaraming, pwedeng napakaraming, 1,000 pamamaraan, magbalik ka lamang. Alam ng Diyos, darating din ang panahon, magbabait ka. Alam ng Diyos, magbabago ka rin. Yun nga lamang, maraming panahon ang nasasayang. Pero, ang Diyos di titigil sa iyo. Di ka tatantanan ng Diyos hanggat hindi ka nagiging Kanya. Kinukwento ko nga po kanina nung ako po'y naka-assign sa Lipa at ako'y nagpahid ng langis at nagpakumpisal sa isang nasa ICU na sa Medics Hospital. Siya'y nakapangumpisal. Siya'y napahida ng langis. Sabi ko sa Panginoon, ganoon na lang ang iyong awa sa taong ito. Ito'y kilala. Alam na siya'y maraming kasalanang ginawa. Pero, kahit segundo na lang ang nalalabi sa kanyang buhay, siya'y pinagbago ng Diyos. No? Ganon ang Diyos. Sipin ninyo, ganon kabait, kabuti, kamapagmahal ang Diyos. Kahit para bang segundo na lang nalalabi sa buhay mo, gagawa pa rin ang Diyos ng paraan, magsisi ka lamang. Kahit hindi mo na masabi, sapagkat itong aking kinumpisal ay, sabi, pinipisil-pisil na lang niya ang aking kamay. Sapagkat yun ang paraan niya para sabihin, yan po ang aking kasalanan. Ganyan ang Diyos sa tao.
napaka maawain, napaka mapagmahal. Lagi lamang tayong inaantay. Yun nga lamang, napakarami ng nasasayang, na biyaya, na dapat ay tinatamasa na natin, pero dahil tayo'y nagpakasasa sa kasamaan, napakarami ng nawala. Ang Diyos ay mapagmahal sa tao. Sa ikalawang pagbasa, yan ang binabanggit ni San Pablo sa mga taga-Epeso. Napakasagana ng awa ng Diyos at dakila ang kanyang pagmamahal sa tao. Sapagkat ipinadala niya si Jesus sa atin. Isipin ninyo, gaano kasakit sa isang ama na makita mo na ang iyong anak ay ipinapako sa krus. No? Napakasakit yan. O kaya ikaw isang magulang o isang ina na makita mo na ang iyong anak ay utik-utik na namamatay, nahihirapan, nagdudusa. Ganyan ang Diyos. Kita niya na ang kanyang anak para sa kaligtasan ng lahat, kita niya nagdudusa si Jesus. Kaya yung ating pinagdadaan ng hirap, yung inyong sinasabing mga pain, wala yan. Mas matindi ang sakit para sa isang ama na ang makita ang kanyang anak ay mag-aalay ng buhay sa hindi naman niya kano-ano. Sapagkat mahal ng Diyos tayo. Pero ang tanong, anong iyong respond sa pagmamahal sa iyo ng Diyos? Yung hindi ka hinuhusgahan ng Diyos sa lahat ng iyong kasamaan, lahat ng iyong kasalanan, anong iyong tugon sa Panginoong Diyos? Isang puso bang nahahabag, isang puso bang mapagmahal ang itutugon mo sa Kanya ngayong panahong ito ng Kwaresma? Kaya mga minamahal na mga kapatid, ano, kita nyo sa mabuting balita, sabi ni Jesus, mas pinipili pa rin ng tao ang mamuhay sa likod, sa dilim, sapagkat ayaw niyang makita ang kasamaan niya. Kaya lagi siyang nasa likod, nasa dilim. Ganyan ang tao, no? Laging ang gusto'y buhay na nasa dilim. Ayaw mahayag ang kanyang ginagawa sapagkat masama. Pero ang sabi ng Panginoong Diyos, mamuhay kayo sa liwanag. Sapagkat makikita ng tao ang kabutihang ginagawa mo. At dahil ikay mabuting tao, mahahayag ang kadakilaan ng Diyos dahil sa iyo. Kaya nawa, itong panahong ito ng Kwaresma, kayo patuloy tayong lahat, patuloy-tuloy na magmahal sa kapwa. Naway ang maging tugon ng natin sa Panginoong Diyos na lubos na nagmamahal sa atin, na nagbibigay ng napakaraming biyaya, ay isang pagmamahal din lalong higit sa ating mga kapwang nangangailangan. Huwag tayong maging madamot sa kanila sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At isang araw, no, makikita natin na tayo hindi pababayaan ng Diyos. Katulad nung naging karanasan ko. Marahil sa tingin ng mga tao na nakapalibot, siya'y makasalanan. Pero sa harapan ng Diyos, siya'y merong mabuting kalooban. Kaya nung segundo na lamang ang nalalabi sa kanyang buhay at nangailangan siya sa Diyos, siya'y pinadalhan ng pari para siya'y mapahidan ng olyo. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ang mahalaga sa Diyos, lagi yung kabutihan ng ating puso. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli,
umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa tanglaw ng ating pananampalataya sa Diyos, tanggapin natin ang Kanyang kagandahang loob na sa tuwi na ay ipinagkakaloob niya sa sambayanan. Kalakip ang kababaang loob. Hingin natin sa Kanya ang biyaya ng Kanyang awa at pagkapatawad. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang ang pangakong kaligtasan ay kamtin ng sabayanang bumubuo sa simbahang Katolika at sa tanglaw ng Espiritu Santo, makapagsagawa nawa ang mga mananampalataya ng makabuluhang pagpepenentensya at pagtanggap sa mga sakramentong maglalapit kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang ang pangangalaga ng Diyos sa Kanyang bayan ay maipagkaloob nawa niya sa mga bansa sa sanlibutan at ang umiral nawa ay ang Kanyang kapangyarihan na susugpo sa pagkakawatak-watak ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang ang pananampalataya sa kaligtasang iniaalay ng Diyos ang bumuhay at magpatatag nawa sa kalooban ng mga tao na sa pagdurusa, mga walang tahanan, mga may sakit, nasa bilangguan at mga ulila. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang ang ilaw ni Kristo ang manahan nawa sa mga tahanan ng lahat ng angkan na bumubuo sa ating pamayanan at makapagsagawa nawa tayo ng mabubuting gawa sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Ating itaas sa Panginoong Diyos, lalong higit sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio, ang mga biyayang ating ipinapanalangin ngayon. Lalong higit yung mga may karamdaman. Ama, ang lahat pong ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin aminawang maidangal. Ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at magdulot nawa ito para sa kaligtasan ng lahat sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagkitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa lahat. Ang pagisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagkapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi po kayang lumuhod at manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian.
alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ay magsitayo. Bilang isang bayang nagmamahal sa Diyos, sumasama ngayon nating awitin ang Ama namin. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero.
ng mga kasala na nang sanibutan. Maawa ka sa hindi kayong lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa buhay na
ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob sa iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang, taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po para sa patalastas. Sa inyo pong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita po sa screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Isa sa mga Archdiocese and Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Panghuli, bahagi din po ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21. Para po sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong araw na lamang po. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Kung ilabas ang inyong mga pabeblesan, O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.